Garlic lamb. Uy, kadagko ninyo, uy. Pwede na asalo, no, kuwila, eh. Maayong adlaw mga kahigalaan. So karon nagpislango ang inyong host kay naigo gihapon or gisipon gihapon o giupo. Naami karon so andito kami ngayon sa Mualboal, Cebu para bibili ng mga lulutuin namin kasi pupunta kami sa bahay ng lola who is the mother of my mom. Marinitong mga okasyon ang madali lang talagang bilhin or lulutuin is yung sinugbang baboy tsaka sinugbang isda, tapos bibili din ako ng mangga. Ug akong gipalit din ako ng belly sa tiyan nga part kay magsugba man me, and that's 280 kilos. I wish 180, but 280 per kilo yan. 2 kilo ang binili ko. Unya nito sa nadayon may sa among suki nga tindira og isda. Kailangan may suki talaga kasi lagi ko naranasan dito na nakabili ako ng sira na ba. So, yellowfin ang binili ko. That's actually 400 pesos. Hindi ko alam kung ilang kilo na yun. Basta 400 pesos, isang piraso. Tapos yan pala yung binili ko, yung 400 pesos. Yun nga kasi long weekend na pag-isipan namin na bisitahin yung lola ko. At umuwi din yung kapatid ko kasi walang trabaho sa Monday. Kasi nga holiday, tapos Labor Day. Kaway-kaway ang mga double pay dyan. Matagal-tagal na rin yung last visit namin sa lola namin. I think last year pa yata. Kasi yung last video ko, ang pinuntahan namin, nanay. Nanay ang tawag namin sa mama ng papa ko. Nanay at tatay. Madalang talaga kami makapagbisita ni lola kasi medyo may kahirapan ang daanan or ang agianan pa doon sa ilaha. And you'll really understand it kasi ipapakita ko sa inyo mamaya. Mahirap talaga. Yung bang maghangus jud ka sa kaon o kadulhugon. Kay magsugba man me, so bumili ako ng uling. Kukonti lang binili ko dyan, yung pang sagol sa sinugba. That's already 90 pesos. Mahala talaga ang mga bilihin ngayon. Tapos nakita ko to si kuya, nagtitinda ng mangga. 60 per kilo lang tinda niya, kaya bumili ako ng 1 kilo and 1/4. Total of 100 pesos akong nabayaran. Yun, tapos na kaming bumili ng lahat at papunta na kami sa bukid o papunta na kami sa bahay ni Lola. May gusto lang akong i-share kasi pag ang naalala ko lang pag bumibisita kami sa Lola o sa bahay ng Lola namin, naalala ko yung dati. Wala namang perfect family pero dati kasi yung mga maliliit pa kami, nag-aaway yung parents ko. Pag nag-aaway sila, naghihiwalay talaga, tapos lagi kami ibilin sa akong Lola. Kay mommy sa akong mother side, so dad on dyan may sa akong mama. So sa ginaingon ko na ganina, madalang lang kaming bumibisita dito kasi nga ito yung lagi naming dadaanan. Nindot na gali ni Karon. Dati talaga puro kalibunan, puro kakahuyan. E dito siya ka bukid talaga at makikita mo yung dagat. Kasi nga sa ginaingon pa nila, piso na lay ko ang plate langit na inana siya ka bukid, inana siya patuktok jud mo nang makita ni mo tanan. So dito magsisimula na kami maglakad. I think mga 10 to 20 minutes lang galing sa binabaan namin papunta sa bahay ng Lola. Nindot sa nino mag-burn sa kag-calories pa. Pero sa tirek ng araw para talagang
Mugawas na gini mong dila, mulisngag na yung mong ilong sa kakutas. Grabe yung initag, pati nag yung hangaka. Dulugo ni siya, just imagine kung sa hapon na, kasi uwi kami sa hapon, lislang, lisngagay, gigilong ani. GG. Okay, lalo. Puryabuyag, ang ganda ng view. Fresh ang air. Mainit nga, pero mahangin naman. Oh, yan oh. Ang lakas ng hangin. Townside, ang akong kauban. Siya talaga nagbitbit ng lahat. Kasi vlogger is life. Ako nagbitbit sa cellphone. Tingnan nyo na, nahihilo ako sa ano. Kasi ang hirap nga lakarin. Kasi baka madulas ka. Kailangan mong mag-ingat, maglakad. At yun pa lang ay first floor. Papunta pa lang tayo sa second floor. Yan. Laban sa paglakad. At finally, andito na tayo sa ground floor. Ito ang pinaka-final talaga. At yun ang bahay ni Lola yung nakikita natin na color yellow. Naalala ko rin yung mga kabataan namin dati na mga pinsan ko. Dito kami naglalaro. Malayo ang igiban ng tubig dito, mga 30 minutes yata, lalo na yung paaralan. Malayo din, lalakarin nila dati mga 2 hours galing dito papunta sa paaralan. Finally, nakarating na rin kami at inasikaso na namin yung mga binili namin. Ug kaning ako mga bata, naguna-una rin kuhag chocolate sa ref. Ug ako sa disa ko papindi, na ay mani, nga hinatag sa silingan, galing pa talaga. Kailangan din tinanong la. Basta fresh to, bigay din to. Og nakapangandam na mi para sugban o gaso-aso na para dali mi mahuman. Sugdan da yun ang pagsugba. Fish. Yellow fin. Pulang kamatayang fish. May dirty kitchen sila ni Lola. Tapos dito na kami nagsugba para hindi masyadong mainit. At nakikita niyo na grabe daghana kayong para sugnudog kahoy. Bisag di makabukbaka pa ilutuan na niluto dyan. Naihugasan sa gawas. Ano, mama dyan iuso sa una, labi na sa probinsya. Grabe dyan dari kamingaw. Nakakabinging katahimikan. May silingan silang lola pero ang layo. Kumbaga sila lang talaga dito. Mga ibon lang talaga mga kasama mo dito. Yun nga, medyo maganda na yung daanan kasi dati kalibunan talaga yan. Gamay ra jud kay nagagianan pa dong ila lola pero karon medyo arang-arang na lang kay ni gimurgi himuag karsada mo nang medyo accessible na. Ito na mi yung anak ko habang nagluluto kami, paduyan-duyan lang siya sa ilalim ng puno ng tambis. Walang bunga yung puno ng tambis ni lola pero maraming bulak na or bulaklak. Tapos sinilip din namin yung kambing kasi namuhi man sila lang kanding sad. Sa mga nag-aalaga ng kambing, alam niyo ba kung bakit sinasabit yung pagkain nila? Kasi hindi na raw nila kinakain yan pag naiihian o tsaka may tae. Hinuunsad kung kitang tao, kung ay tayo or ihi ang ato ang pagkaon, di na juta mo kaon, no? Aside sa kanding, namuhisan ni sila o baboy. Ang nag-aalaga nito, yung kapatid ng papa ko, yung tiyuhin ko. Yun nga, sinabi ko kanina, malayo yung igiban ng tubig. Pero mabuti naman ngayon kasi naka-LL na ba, nakabili na kami ng machine. At doon na pinapump yung tubig papunta sa bahay kaya hindi na masyadong mahirap lalo na pag may gibuhi ka nga baboy. Lisod yung kaay kung magbuhi kang baboy nga way tubig. At yun, luto na yung sinugbang baboy at siyempre, tigraman ko. Kung ako na pilong sugba, ako'y naghiwa. So yun nga,
yung maliliit pa kami, lagi kami nagsasama or naglalaro dito ng mga pinsan ko. Ngayong medyo may sariling mga buhay na, iba't iba na mga ginagawa sa buhay, hindi na masyadong nakapagbisita dito kasi nga naman may mga anak na. Kumbaga may mga kanya-kanyang mga priorities na sa buhay. Parang normal na naman yata yun, no? Yung bang nagkatapok-tapok ng mga pamilya pag may kasal, may birthday, may binyag, at sad to say, that's reality of life pag may mga lamay. Ewan ko ba, kasi yung nung dati, bata pa kami, mga elementary pa kami, pag magkatapok-tapok na yung mga iyaan namin, yung mga kapatid ni mama, ang saya-saya. Nagtatawanan, naghahabulan, magtagu-taguan. Yan, napakasaya. Ngayon, sa mga anak ko, na-experience nila yun. Lagi na lang gadget. Ganyan din ba sa pamilya niyo? Kasi naranasan ko din dati pag tuwing gabi, nagtagu-taguan kami sa ilalim ng buwan. Literal, kasi wala ngang kuryente. Buwan lang yung ano, ginagamit namin ilaw. Wala lang, masarap lang balikan yung mga nakaraan. Simpleng pamumuhay. Well, ito na. Handa na kaming lumafang or kakain na kami ng tanghalian. Pagkatapos ng tanghalian, pahangin sa labas, lingkod-lingkod, hangad-hangad. O niya, di dyan na mawa ang Marites. Ginagmay nga Marites, God. At dito naglalaro na yung mga bata kasi hindi na masyadong mainit sa labas. At yun na mga kaganapan pag bumibisita kami dito ni Lola. At naghahanda na rin kami dito kasi pauwi na rin kami. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hangak jud kayo. Patig yung lisngagas kong ilong din ha. Paminawa pating kutasa. And finally, naabot na yung taon, miss, kinaiba buwan. At yan yung parang umuulan dyan ang part na yan. Kaya kinunan ko. At yun lamang po for today's video. Maraming salamat sa inyong suporta.